Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. Usapang ospital tayo. Okay. Tanong kay Attorney Buko. Attorney Buko, dinala po namin ang tatay ko sa isang private hospital ng madaling araw dahil emergency at hindi makahinga. Sabi po ng ospital ay dapat magdeposito muna kami ng 80,000 pesos wow. bago nila gamutin ang tatay ko. Legal po ba to? Okay. Hindi po. Dahil meron pong batas ang ipinasa ng ating Kongreso kung saan sinasabi na bawal pong manghingi ng deposito kung emergency at serious cases. Kailangan gamutin muna, bigyan ng tinatawag na basic emergency care. At tsaka pagka nabigyan nun, tsaka pag-usapan yung pera. Dahil obligasyon, sinumpa ang tungkulin ng mga doktor. O, sagot na tayo, Ivan. Tama, tama. Ayan, di ba? Medyo puyat po yung director namin. Oo, puyat yung director namin. Ayan. So, sa ilalim ng Republic Act 10932, na siyang nag-amienda naman sa Republic Act 8344, tungkulin ng ospital na magbigay sa pasyente ng basic emergency care. So, kung emergency case yan, hindi po pwede na... O, pera muna bago, hindi na nga makahinga eh. Diba? Correct, correct. So, dapat bigyan muna kagad ng basic emergency care. Mm-hmm. Yan. Oh. Siyempre, dapat makatao tayo. Mm-hmm. Diba? Okay. Oh. Legal advice from the good vice. Mm-hmm. Okay, tanong. Attorney Buko, ano po ba ang ibig sabihin ng emergency or serious cases? Kasi sabi natin kanina, ito yung mga hindi po pwedeng hinga ng deposit. Kailangan pagka emergency or serious cases, kailangan gamutin basic agad. Emergency. Hindi na kinakailangan hinga ng pera o deposit. Mm-hmm. So, pag sinabing emergency at serious, ito yung nangangailangan ng agarang lunas. Dahil kung hindi malalapatan, mabibigyan ng mabilis na medical na atensyon, eh, kamamatay ng pasyente. So, yun ang tinatawag na emergency at serious. Pero kung hindi ka naman emergency at serious case, pumunta ka sa pribadong ospital at hininga ka ng deposit, pwede po yun. Yes. At sabihin nila, pag wala ko kayong deposit, dami kayo gagamutin. Mm-hmm. Pero kung emergency at serious yung kaso, hindi ka na makahinga. Inaatake ka sa puso, alimbawa, di ba? Hindi po pwede hinga ng deposito. Mm-hmm. Okay. Lalo na kung COVID. Correct. Emergency and serious yan. Kasi mauubusan na hininga yan eh. Kailangan lapatan muna ng basic emergency care. Attorney Buko, legal po ba na kailangan naming bilhin sa labas yung mga gamot na dapat isaksak sa pasyente at pag hindi namin nabili, ay walang gamot na ibibigay ang ospital? Yan po, tama yan. That is legal. Wala hong paglabag sa batas dyan. Ang tawag po sa mga yan ay out-of-pocket expenses. At legal po yan, no? Kasi maaari kasing yung gamot ay hindi available doon sa ospital. At kung kailangan ng pasyente, bibigyan kayo ng reseta at bibili ninyo sa labas. Legal po yan. Hindi po yan violation ng anumang batas. Mm-hmm. Pero pwede yung reimburse yan sa PhilHealth, yung mga out-of-pocket expense. Yeah. Legal advice from the good vice. Okay. Ang sabi po sa amin, Attorney Buko, ng private na ospital, ay ilipat na lang namin ang pasyente sa public na ospital kung wala kaming pangbayad. Mm-hmm. Pwede daw ba yon? Hindi pa tapos eh. Ewan ko ba kay Direk Ivan kung bakit. Legal po ba yon? Oo. Oh. Puyat po eh, kaka-aksi. Ay, nako. So, yung pagpapalipat, pwede ho yun, pero hindi ka pwede palipatin dahil wala kang pambayad. Una-una, dapat bigyan ka muna ng basic emergency care. Mm. Imagine mo, naghihingalo ka, kung hindi ka makahinga, tatanungin ka na magkano ang kaya mo ibayad kung wala kang pera. Lipat na lang ho kayo sa, wala pala kayong pera. Hindi ho pwede yun, ha? Bawal ho yun. Ang nasabing ospital ay dapat magbigay ng basic emergency care. Meaning, yung may stable ka muna. Mm-mm. Pag stabilize ka na at pwede ka nang ilipat, pwede naman po kayo ilipat. Pero sila din ang magbibigay ng endorsement. Tatawag dun sa ospital at papadalang kayo ng ambulansya kung kinakailangan. Yan. Okay. Legal advice from the good vice. Okay. Usapang ospital. Attorney Buko, ano po ang parusa sa mga ospital na humihingi muna ng deposito bago gamutin ang isang critical na pasyente
at hindi tumatanggap ng pasyente na walang pera. Naku, yan po eh, bawal yan ha. Bawal yan sa ilalim ng batas. Pagka ginawa nyo yan, kayo lumalabag sa batas, ang parusa ho, pwede ho kayong makulong. Ha? Mula 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakulong o multa. Mula 500,000 piso hanggang 1,000,000 pisong multa o pareho ayon sa hatol ng hukuman. Pag kayo ay repeat offender, nakatatlo na kayong ganyang kaso na nakarating sa kaalaman ng korte o ng DOH, pwedeng ipasarado po ang inyong ospital. Mabigat, mabigat ang parusa dyan. Yan, okay. Tanong, Attorney Buko, namatay po ang tatay ko sa private hospital, pero ayaw po i-release sa amin ang bangkay hanggat hindi namin nababayaran ang bills. Marami naman yan. Marami na sasabi sa atin yan eh. Di ba? Humihingi ng tulong dahil di daw nila makuha yung ano. Ilalagay daw po muna sa freezer at magbabayad pa kami ng 7,000 pesos kada araw para sa freezer. Legal po ba ito? Nako, hindi ho legal yan. Yan ho eh krimen. Paglabag ho sa batas yan. May hiwalay na batas, Republic Act 9439, na nagsasabi na hindi pwedeng i-detain yung isang tao o yung kanyang bangkay. Hindi po pwedeng i-detain at hihingi ka muna ng bayad bago mo palabasin o i-release yung bangkay. Bawal po yan. Sa ilalim ng batas, dapat po payagang makalabas ang pasyente o i-release ang bangkay at kung merong unpaid bills, papirmahin na lang ng promissory note. Pag hindi nabayaran yung promissory note, o edi kasuhan mo sila. Correct. Pero hindi mo pwedeng i-detain. Bawal. Tapos babayaran mo rin yung pag-detain mo. Pababayaran mo rin yung pag-detain bawal mo. Yun, bawal yun. Sobra naman yan. Yan. Kaya iba ho ang may alam sa batas. Dapat ho dating lagi tandaan na ang batas ay dapat pumaproteksyon sa mga mahihina at sa mga maliliit sa ating lipunan, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Yun. Ang tanging proteksyon po nila laban sa mga makapangyarihan ay ang batas. Yan. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko.